Mga kaibigan, ramdam nyo na rin ba yung init ng panahon? Talagang kapansin-pansin na nga ang pag-init ng ating kapaligiran sa kadahilan ng summer na naman. At kapag ganito ang panahon ay masarap kumain ng malalamig, pumunta sa magagarang beach, o di kaya ay mag-swimming na lang sa malapit na resort kasama ang buong pamilya. Napakaraming pwedeng gawin tuwing tag-init. Napakaraming aktibidad ang pwedeng idaraos upang tayo ay malibang at maibsan ang init na dala ng panahon. Sa katunayan, hindi lang sa basang mga lugar pwedeng mamasyal ang mga tao tuwing panahong ito. Yung iba ay mas gugustuhin na lang tahakin ang adventure sa mga tuyong lugar. Isang magandang halimbawa nito ay ang mountain hiking. Ang hiking ay isang aktibidad kung saan inaakyat ng mga hikers ang matataas na parte ng isang bundok. Dito sa Pilipinas ay napakaraming bundok na pwedeng pasyalan, tuklasin at akyatin ng mga tao kagaya na lamang ng Mount Pulag, Mount Ulap, Mount Apo at Mount Tapulaw. Ngunit mga kaibigan, alam nyo ba na kahit sa mga ganitong uri ng kasiyahan ay mayroon pa ring bumabalot na misteryo at kababalaghan? Isang ang halimbawa nito ay patungkol sa hiking mismo. Mayroon kasing isang bundok dito sa Pilipinas na inaakyat ng mga hikers, ngunit sa kasamaang palad, ang ilan sa kanila ay hindi na nakakabalik sa kani-kanilang pinanggalingan. Pinaniniwalaan na kinain raw sila ng bundok o kaya naman ay naengkanto at naikulong ng mga lamang lupa na nakatira dito. Ang tanong ay gugustuhin mo bang tuklasin ang bundok na ito? Halina't sama-sama nating alamin kung ano-ano ang mga kababalaghan na bumabalot sa Mount Cristobal at bakit ito binansagang The Devil's Mountain. Totoo kaya ang mga to? O isa lamang? Hiwaga. Mga kaibigan, kung ang Mount Banahaw ay itinuturing na sagradong bundok, binansagan naman bilang The Devil's Mountain ang Mount Cristobal na katapat lamang nito. Ang Mount Cristobal ay isang dormant volcano na dinarayo ng mga turista dahil sa nakakabighani nitong kagandahan at hugis. Ngunit, ang kagandahan ng bundok ay napalitan ng hilakbot dahil sa ilang mga hindi maipaliwanag na kaganapan dito. Ayon sa mga lokal, iba't ibang elemento raw ang naninirahan sa Mount Cristobal at karamihan dito ay masasama gaya ng maligno at engkanto. Ang mga nasabing nila lang ang siya raw nagliligaw sa mga manlalakbay na kanilang mapagtripan hanggang sa hindi na sila makabalik sa kanilang pinanggalingan. Ngayon mga kaibigan, alam nyo ba na si San Cristobal na kilala rin sa pangalang Saint Christopher ay itinuturing na patron ng mga manlalakbay? Kaya ang mahiwagang tanong ng karamihan ay bakit naliligaw ang mga manlalakbay na umaakyat sa Mount Cristobal? At bakit ito binansagang The Devil's Mountain kung may kapangalan pala itong isang santo? Ang paliwanag naman ng iba tungkol dito ay baka raw dahil magkatapat ang dalawang bundok ay nahihigop ng isa sa kanila, which is si Mount Cristobal, ang masasamang enerhiya sa paligid nila na dahilan upang maging tahanan ito ng masasamang elemento. Sa ibang bersyon naman, sinasabi na ang Mount Cristobal ay isa raw sa napakaraming bundok na pag-aari ng demonyo. Sa katunayan ay agad-agad mo raw mararamdaman ang negatibong enerhiya na bumabalot dito sa unang pag-apak mo pa lang sa bundok na to. Mga kaibigan, isa sa mga naging biktima ng Mount Cristobal ay ang dalawang magkasintahang hikers na hanggang ngayon ay hindi pa nakakababa dun sa bundok. Ibig sabihin ay hindi pa nakikita ang kanilang katawan at walang nakakaalam kung paano sila nawala. Dahil sa malikot na isip ng mga Pilipino ay nakabuo sila ng mga kwento-kwento na nagsasabing
Iniligaw ng masasamang elemento ang dalawang magkasintahan, kaya hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakababa dun sa bundok. Ayon sa mga lokal, ang kaluluwa raw ng dalawang magkasintahan ay namamalagi na dun sa bundok at madalas ay nagtuturo sila ng daan sa iba pang hikers upang hindi sila maligaw kagaya ng nangyari sa kanila. Binibigyan namang babala ang lahat sapagkat mapanlin lang daw ang mga engkanto at maaari nilang gayahin ang katauhan ng dalawang magkasintahan upang lituhin at iligaw ang iba pang manlalakbay. Napakaraming kwento o chismis tungkol sa bundok na to at sa aking pagsasaliksik ay napag-alaman ko na bago dumating ang mga Espanyol sa ating bansa ay kapwa itinuturing ang Mount Banahaw at Mount Cristobal na sagradong bundok at sila pa nga ay binansagan bilang Kambal Bundok. Nang dumating naman ang mga Chino dito sa Pilipinas, ipinaunawa o ipinaliwanag nila sa mga sinaunang Pilipino ang konsepto ng yin at yang. Ito ang dalawang elemento ng daigdig na nagpapahiwatig na dapat balanse lahat ng bagay sa ating mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit ang kambal na bundok ay nailarawan bilang mabuti at masama. Bagamat may ilang siyentipikong kasagutan na sa misteryo sa likod ng Mount Cristobal, ay marami pa rin ang pinipiling paniwalaan na ang bundok na ito ay pag-aari nga ng mga demonyo. At hanggat hindi pa rin natatagpuan ang labi ng mga nawawalang hikers dito, ay mananatiling nakakabit sa reputasyon ng bundok ang masamang imahe nito. Ikaw kaibigan, sa palagay mo ba ay tahanan nga ng masasamang elemento ang Mount Cristobal? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano-ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.